Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Si Luis ay isang tahimik na empleyado sa isang opisina sa Cebu City. Isang araw, inimbitahan siya ng mga katrabaho niya sa isang pista sa Samboan, Cebu. Hindi siya sanay sa mga ganitong kasayahan, pero dahil sa kahilingan ng mga kaibigan, sumama na rin siya. Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ng masayang musika, masasarap na pagkain, at mga malalaking ngiti mula sa mga taga rito. Sabi ng mga kasama ni Luis, kilala ang Samboan sa kanilang mga tradisyonal na selebrasyon, at tuwing pista, puno ito ng saya at buhay. Ngunit may naririnig na bulong si Luis mula sa mga matatanda, mag-ingat kayo pagdating ng dilim, naririto ang mga nilalang na hindi nyo nakikita. Naisantabi ni Luis ang narinig dahil abala siya sa pakikihalubilo at pagsayaw kasama ang mga katrabaho. Pagkatapos ng masayang hapon, unti-unting dumilim, at nagsimula ang mga kwentuhan sa ilalim ng mga puno. Sabi ng isa sa mga matatanda, huwag kayong magpapagabi ng masyado, lalo na kung hindi kayo taga rito. Minsan, ang mga aswang ay nagmamasid. Nagbiruan ang grupo, ngunit isang malamig na hangin ang humaplo sa likod ni Luis. Napansin niyang kakaiba ang mga tingin ng ilang taga-baryo sa kanila. Lalo na ang isang matandang babae na nakasuot ng malalaking kwintas na tila alitap-tap sa ilalim ng buwan. Hindi tumitigil sa pagtitig sa kanila ang matanda, na parabang nag-aabang ng tamang oras. Bandang alas 9 ng gabi, nagdesisyon ang grupo na maglakad-lakad sa paligid ng baryo. Ang lugar ay madilim, tanging liwanag ng buwan at maliliit na ilaw sa mga tahanan ang nagsisilbing gabay nila. Habang naglalakad, napansin ni Luis na tila kakaunti na ang mga tao sa daan, at ang mga aso'y nag-uumpisang yumalulong. Naririnig niya ang isang kakaibang ingay, tila mga pakpak ng isang malaking ibon na dumadapo sa mga puno. Ano yun? Tanong ng isa sa mga katrabaho niya, pero bago pa sila makapagsalita, biglang lumitaw mula sa mga anino ang isang grupo ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula, at ang mga ngipin ay tila pangil ng hayop. Mabilis nilang napagtanto, ito na ang mga aswang na binabalaan sila kanina. Nagtakbuhan ang grupo, ngunit isa-isang nahuhulog sa lupa ang mga kasama ni Luis, tila nawawalan ng lakas. Si Luis, bagamat takot na takot, ay patuloy na tumakbo, nadadapa sa mga sanga at putik sa madilim na kagubatan. Sumilip siya sa likod, at nakita niyang sinusundan siya ng mga aswang, lumilipad at naglalakad ng sabay, na parang mga nilalang mula sa impyerno. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, naalala ni Luis ang sinabi ng isang matandang lalaki sa pista, may lugar na maaaring makatulong. Ang lumang simbahan sa tuktok ng burol, mga banal na lugar ay takot ang mga aswang. Walang ibang pagpipilian, tumakbo si Luis patungo sa simbahan, nagdarasal na sana ay makarating siya bago siya abutan ng mga aswang. Naririnig na niya ang kanilang mga hiyaw, at ramdam niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Nang makalapit na siya sa simbahan, nagsimula siyang magdasal ng malakas. Agad na nagliwanag ang paligid, at parang isang mahiwagang pader, hindi makapasok ang mga aswang. Nakatayo si Luis sa pintuan ng simbahan, pawis na pawis at hingal na hingal, habang pinagmamasdan ang mga nilalang na naglalakad palayo, nagbabalik sa mga anino ng gabi. Dahil sa nangyari, natutunan ni Luis na ang mga kwentong bayan ay may basehan, at hindi basta takot ang dala ng mga ito.
Ang kanyang karanasan sa Samboan ay nagsilbing paalala na minsan, ang mga halimaw na iniisip natin ay katang-isip lamang ay totoo pala. At sa gabing iyon, buti na lang, naligtas siya mula sa kamay ng mga aswang. Mga aral at payo, mag-ingat kapag may kakaibang nararamdaman o nakikita. Sa mga liblib na lugar, maraming kwento ng mga aswang at iba pang nilalang na nagtatago sa dilim. Magtanong at makinig sa mga matatanda. May mga babala sila na nagmumula sa kanilang sariling karanasan. Panatiliin ang pananampalataya at lakas ng loob. Sa oras ng kagipitan, ang pananalig at tibay ng loob ang magsisilbing sandata mulaban sa takot at panganib. Ganito ang kwento ni Luis, na muntik nang hindi makauwi mula sa isang masayang pista na nauwi sa Bangungot. Si Mario ay isang simpleng lalaki na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Cebu City. Tahimik at may pagkamahiyain, ngunit may isang babaeng nagpapaikli ng kanyang mga araw sa opisina, si Lila, isang magandang kasamahan na may kakaibang karisma. Hindi alam ni Mario kung bakit, pero parang hinihigop siya ng presensya ni Lila, kaya't palihim siyang nagkakaroon ng damdamin para sa dalaga. Isang araw, inimbitahan si Mario at Angry Hipiba pa nilang mga katrabaho ni Lila sa isang pista sa Samboan, Cebu, ang bayan kung saan lumaki si Lila. Dahil sa pagnanasa niyang mapalapit sa kanya, agad na pumayag si Mario, kahit na may naririnig siyang kakaibang chismis tungkol kay Lila. Sabi ng iba, may lahi daw siyang aswang. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Mario, imposible raw, sabi niya sa sarili. Pagdating nila sa Samboan, sinalubong sila ng masasayang mukha, tradisyonal na pagkain, at masiglang musika. Halos lahat ng mata ay nakatuon kay Lila, na parang reyna sa kanyang bayan. Tila may kakaibang respeto at takot ang mga tao sa kanya. Hindi naman pinansin ni Mario ang mga kakaibang tingin ng mga taga roon, ang mahalaga sa kanya, magkasama sila ni Lila sa masayang okasyon. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Mario na nagiging mas seryoso ang mga katrabaho niya. Lalo na nang mag-umpisang mawala ang ilan sa kanila. Saan kaya sila? Bulong ni Mario sa sarili. Si Lila, na tila biglang nag-iba ang mood, biglang lumapit kay Mario. Sumama ka sa akin, mahina niyang sabi, na parang may itinatagong lihim. Habang naglalakad sila papunta sa isang maliit na kubo sa gilid ng baryo, may naramdaman si Mario, parang may mga matang nagmamasid sa kanila. Lumingon siya, ngunit wala siyang makita. Nang makarating sila sa kubo, napansin niyang nakasara ang mga bintana at ang paligid nito ay tila nilagyan ng mga halamang gamot. Mario, gusto kong sabihin sa'yo ang totoo, sabi ni Lila, humihinga ng malalim. May lahi akong aswang, pero hindi ko nais na saktan ka o ang sinuman sa inyo. Natigilan si Mario, hindi siya makapaniwala sa naririnig. Totoo ba ang mga chismis? Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanila. Mga hiyaw, at tila ingay ng mga nilalang na hindi mo aasahan sa isang normal na gabi. Mula sa bintana, nakita nila ang mga anino ng mga naglalakihang nilalang, mga aswang na tila nagmamasid, nag-aabang ng kanilang biktima. Sinundan nila tayo, bulong ni Lila. Dahil kasama kita, iniisip nila na gusto kong ipagpatuloy ang tradisyon ng pamilya. Pero hindi ko kayang gawin yun. Sa kabila ng takot, hinawakan ni Mario ang kamay ni Lila. Tutulungan kita, bulong niya, kahit hindi niya alam kung paano. Ramdam niya ang pag-aalanggan ng dalaga, pero kailangan nilang magtulungan upang makaligtas. Nagsimula ang kanilang pagtakbo, patungo sa bundok, palayo sa baryo. Habang patuloy na hinahabol ng mga aswang, naramdaman ni Mario ang mabilis na pagbabago ng paligid. Parang naglaho ang ingay ng pista, at ang mga ilaw ng mga bahay ay biglang nagdilim. Ang tanging gabay nila ay ang liwanag ng buwan at ang malaaninong mga nilalang sa likuran nila. May alam akong daan patungo sa lumang simbahan, sabi ni Lila. Doon, hindi tayo masusundan ng mga aswang. Habang tumatakbo, naririnig nila ang mga pakpak na pumapadyak sa hangin, mga halakhak ng mga nilalang na parang galing sa impyerno. Nang tumingin si Mario sa likod,
Nakita niyang mas lalo silang damadami, mga aswang na nagmamasid mula sa mga puno, nag-aabang ng tamang oras para umatake. Sa wakas, narating nila ang simbahan, pero hindi ito ang karaniwang simbahan, ito'y luma at puno ng mga lumang simbolo. Walang ilaw, tanging mga kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag. Agad na ipinasok ni Lila si Mario sa loob at inilagay ang kandila sa bawat sulok ng simbahan. "Dito tayo ligtas," sabi ni Lila habang sinasara ang pinto. Habang nasa loob, napansin ni Mario ang kakaibang init sa katawan ni Lila, tila nagbabago ang kanyang anyo. "Huwag kang matakot," bulong ni Lila. "Kailangan kong gamitin ang aking lahi para iligtas ka." Unti-unti, bumabalik ang kanyang anyo, mga matalim na kuko, pulang mga mata, at tila lumalaki ang kanyang mga ngipin. Si Lila, ang babaeng kanyang inibig, ay tunay nga palang may lahi ng aswang. Ngunit sa halip na takutin siya, ginagamit ni Lila ang kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol sila mula sa mga nilalang na nagtatangkang pumasok. Pagkatapos ng tila walang katapusang gabing iyon, unti-unting nawala ang mga ingay ng mga aswang. Bumalik ang katahimikan, at si Lila, bumalik sa kanyang dating anyo. "Salamat sa tiwala mo," sabi niya, habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Si Mario, bagamat nabalot ng takot at kaba, ay mas lalong napalapit kay Lila. Hindi dahil sa takot o awa, kundi dahil sa katapangan na ipinakita ng dalaga, isang babaeng may lahi ng aswang, pero may pusong handang magligtas ng iba. Si James ay isang simpleng binata na taga-barangay sa Samboan, Cebu. Kilala siya bilang masayahin at laging kasama sa mga handaan sa kanilang lugar. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang mga katrabaho sa isang pista sa kabilang barangay. Dahil mahilig siya sa kasiyahan, agad niyang tinanggap ang imbitasyon. Pagdating nila sa barangay, sinalubong sila ng masayang musika, masarap na pagkain, at mga ngiting puno ng pagdiriwang. Ngunit habang abala sa pakikipagkwentuhan, narinig ni James ang mga kwentong bayan tungkol sa mga aswang na di umano'y nagpapakita tuwing pista sa lugar na iyon. Hindi siya naniniwala sa mga ganitong kwento, kaya't binaliwala lang niya. Habang palalim na ang gabi, nagsimula silang maglakad-lakad ng kanyang mga katrabaho, palibhasa'y nais nilang maramdaman ang kasaysayan at kagandahan ng baryo. Nakakatuwa ang kanilang paglalakad, puno ng tawanan at kwentuhan, ngunit unti-unti ay napansin ni James na parang kakaiba ang paligid. Unti-unting naglalaho ang mga tao sa daan, at napapalitan ng nakakabinging katahimikan. Mukhang kakaunti na lang ang mga tao bulong ng isa niyang katrabaho. Si James, na noon ay medyo kinikilabutan, ay biglang naalala ang mga babala ng mga matatanda. "Huwag kayong magpapagabi sa baryong iyon. Kapag tumunog ang huling kampana, magsisimula ng gumala ang mga nilalang ng gabi." Isang malamig na hangin ang dumaan, at naramdaman ni James na parang may mga matang nagmamasid sa kanila. "Tara na, bumalik na tayo," ayan ang isa nilang kasama. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang malalim na halakhak ang narinig mula sa likod ng mga puno. Ang dilim ng gabi ay biglang naging mas nakakatakot, at tila nagbago ang buong paligid. Nagsimulang tumakbo ang mga kasama ni James, ngunit nahirapan silang makabalik sa gitna ng baryo. Parang nililigaw sila ng daan, at hindi na nila alam kung nasaan sila. Nagpaikot-ikot sila sa gitna ng masukal na kagubatan, at habang tumatakbo, naririnig nila ang malalakas na pagaspas ng mga pakpak at ang mga halakhak ng mga aswang na tila naglalaro sa kanilang mga biktima. "James, ano tong nangyayari?" sigaw ng isa niyang katrabaho, nang biglang isang nilalang na may matalim na mga mata at matutulis na pangil ang lumabas mula sa madilim na kagubatan. Isa itong aswang, at tila gusto nilang simula ng bangungot na kanilang pinakaaabangan. Wala nang ibang magawa si James kundi ang tumakbo ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang mga kasama. Isa-isa silang natutumba, tila nahihigop ang lakas ng kanilang katawan. Tila ba ang buong lugar ay nababalot ng sumpa ng mga aswang na matagal nang nag-aabang ng pagkakataong ito.
Sa kanyang pagtakbo, naalala ni James ang lumang kapilya sa dulo ng baryo, isang lugar na sinasabing sagrado at hindi pinapasok ng mga aswang. Kahit na hindi siya sigurado, ito na lang ang tanging pag-asa nila para makaligtas. "Doon tayo," sigaw ni James sa kanyang mga natitirang kasama. Habang papalapit sila sa kapilya, naramdaman ni James na parang may tumatakbo na sa likod nila. Lumilingon siya, at nakita niya ang mga anino ng mga aswang, mabilis at gutom sa dugo. Nararamdaman niya ang malamig na hangin at ang tila mga matang nanunusok sa kanyang kaluluwa. Nang makarating sila sa kapilya, dali-dali silang pumasok, at agad na isinara ang pintuan. Nakikita nila ang mga aswang sa labas, umaaligid at naghahanap ng butas para makapasok. Nagdasal si James at ang kanyang mga katrabaho, umaasang sana'y magpatuloy ang proteksyon ng kapilya. Lumipas ang ilang minuto, at unti-unting nawala ang mga aswang sa paligid. Tahimik na ang gabi, at parang isang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Huminga ng maluwag si James at ang kanyang mga kasama. Ngunit alam nilang totoo ang kanilang naranasan, hindi ito guni-guni o panaginip. Ang mga aswang ng Samboan ay totoo, at buti na lang, nakatakas sila mula sa bangungot ng gabing iyon. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.